Parang mas excited yata ako doon sa ano. Warrant of arrest na ilalabas ng korte. Bakit? Kasi yon diretso yun sa BJMP. Yun, rimas rehas, literal. Ay, no. Or baka ano, if ever, baka i-detain muna siya sa NBI. 2 weeks siya doon sa NBI. Siyempre, para medyo komportable ng konti, di ba? Malamang sa malamang, doon muna siya sa ano, sa NBI. Tapos, diretso siya sa BJMP. Kung maaabot pa ng BJMP. But anyway, ito kasi nangyari. Oh, ito na nga, guys. So, paita ako sa inyo, guys. Senate issues arrest order versus Kibuloy. Uy, grabe. Ayan na nga, sinasabi natin. Ayan na nga, sinasabi natin eh. The Senate on Tuesday officially released an arrest order against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibulok for unduly refusing to appear despite due notices at the hearings of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ito yung kopya noong warrant. Ay, hindi, arrest order pala. Arrest order. Di pa to warrant. Okay. Sabi. Yan, no? Ito yung nakasulat, oh. For unduly refusing to appear, ayan, oh. Despite due notices. At the hearings of the committee, blah, blah, blah. January 23, Feb 19, March 5. Tatlo pala yun, eh. Tatlong hearing pala hindi niya pinuntahan, eh. And for merely sending his counsel to appear for him without justifiable reason. Ito yung sinasabi ni Robin Padilla eh, na bakit ganun daw, parang wala naman daw justifiable reason. Mm-mm. So ayun na nga, nagpunta siya doon na walang justifiable reason. So hindi rin, hindi tinanggap yung excuse. Whatever the excuse is. Baka kasi excuse niya yung lagi niya sinasabi na ano, it's unconstitutional, ganyan-ganyan. Kasuhan niyo na lang ako, ganyan-ganyan. Kasi puro ganun. And thereby delaying, impeding, and obstructing the inquiry into the reported violation of human trafficking, rape, sexual abuse, and violence, and child abuse. Therefore, upon motion of the undersigned chairperson, ayan, si Risa Ontiveros, and seconded by Kiko Pimentel, the committee during the March 5, 2024 hearing hereby cites Pastor Apollo C. Kibuloy in contempt. Ayan. Ayan yung pirma ni, ano, ni Mig Subiri. So, ano yung order? Ordered, arrested, and detained. Sarap na mamara, ano, mabasa yun, no? Arrested and detained. Ordered, arrested, and detained. Ulit-ulitin natin, guys. Ordered, arrested, and detained. Para kay Monly. Manly ba o Monly? Ayan. At the office of the Sergeant of Arms until such time he will appear and testify in the committee or otherwise purges himself of the contempt. Yan. Tapos, may 24 hours ang Sergeant at Arms. From the issuance nito, nitong warrant na to, it's not a warrant, it's an arrest order. From the issuance of the arrest order, merong 24 oras. 24 oras! Ang Sergeant at Arms para i-enforce yung arrest order. Bilang na oras ni Kibulok. Ano oras nilabas tong warrant? Atong ano order? 4:21 PM. Ano, 2:09 PM. Ayan, 2:09. 2:09, guys. 2:09. Ilang oras na lang, naka 12 hours na. Ilang oras na lang, naka 12 hours na. Ah. Tapos, by 2:09 PM tomorrow, eh, dapat na nasa custody na ng sheriff, ng sergeant at arms ng Senado, si Kibulok. Yan. Nakakatawa nga yung paliwanag ni Zubiri. Eh. Papakinggan natin yung paliwanag ni Zubiri. Oh. Wait lang. Game. Yung arrest order. Yes, nabigyan ko na kayo ng copy, diba? I gave you guys a copy. Purely ministerial lang naman on my part. We tried to do our best to, of course. Grabe naman yung paliwanag ni ano. Nagpaliwanag agad si Mig Subiri. Purely ministerial lang naman to on our part. Ganon. Ministerial, ibig sabihin mga kotsero, kailangan niyang gawin because it is what the law wants them to do. Yun po ang purely ministerial. Yung kasi yung ano, yun ang sinasabi sa batas eh. Or yun ang sinasabi sa rules. So wala akong choice. Ibig sabihin, yung officer,
is not allowed any discretionary act. Walang discretionary act. Yun na ibig sabihin ng ministerial. Dahil sinabi, nakasulat sa rules, sa law, or whatever, dapat niyang gawin. So parang sinasabi niya na napilitan lang ako kasi ministerial to eh. Diba? Parang angkinin mo na. Pinirmahan mo na eh. Angkinin mo na. Pinirmahan mo na. Sabi ni KBJ Katz, parinig kay Kebs, huwag ka magalit, trabaho lang. Ganon. Angkinin mo na, pinirmahan mo na eh. Sa pa mo na sabihin na, hindi, hindi, ministerial lang naman to. Huwag na, angkinin mo na, pinirmahan mo na. To give due process to Pastor Kibaloy, of course, we added the show cause order to comply with the Supreme Court ruling on the Farmani case. So I requested the chairperson to give out a show cause order, and of course, Pastor Kibaloy's cap answered it was not satisfactory on the part of the committee, and therefore we had no other choice but to issue the warrant of arrest. We tried our best, even back-channeling, to ask Pastor Kibaloy to attend. May back-channel talks? Ano siya, state official? May back-channel talks, guys. Ibig sabihin, hindi natin alam kung sino nakipag-usap kay Kibaloy, ha? Pero meron from the Senate na nakipag-usap kay Kibaloy at nakiusap. Uy, pumunta ka na. Back channel eh. Grabe nyo naman. Grabe naman special treatment yung IQ Buloy. Pag kaming mga hampas lupa ang gumawa niyan, ay wala. Wala. Pag kaming mga hampas lupa, wala. Wala kang ganun. Walang back channel, back channel. Grabe naman. Grabe naman yan. May back channel pa. Hindi kasi Bongo yung kumausap, Liam. Kasi tahimik daw si Bongo. Hindi kasi Bongo ang kumausap. Kasi di ba, tight-tight sila ng mga yun. Baka nung ano, baka di natin alam. May bumabiyahe pala si Kibulok dito sa Manila. Di ba? Mayroon siyang ano, helicopter. Malay natin. Di ba? Back channel talks eh. Anyway, tuloy natin to. The best possible way we can through other mediaries, intermediaries, pero ayaw talaga na pumunta dito. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Sir, was it that hard? Kasi you said yesterday that you're going to study first the exchange of the exchanges between Kibaloy and Ontiveros. And yes, we did. We studied it carefully. We had a legal team. Studied together with myself, and yun ang kalalabasan nun talaga. We have to respect the committee's decision kasi dito sa Senado nangingibabaw po yung committee system natin dito. So ayaw po natin mangyari na hindi natin mabibigyan ng priority ang committees, dahil syempre it will affect also the other committees, like Committee of Public Order and Security, the Blue Ribbon Committee, other committees that do like public services that do also investigations. So as far as we're concerned, we comply with the due process. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga pumunta dito ni Pastor Kibaloy. So again, with due respect, my signature is ministerial on that part to release the arrest warrant. Nakakainis yung ano, yung pag nagsasalita pa ng ano, hindi, ministerial lang to, ministerial lang. Wala na akong choice eh. Ginawa na namin lahat ng proseso, ayaw niya talaga pumunta. So it's ministerial on my part. Come on! Be accountable! Tanggapin mo na, angkinin mo na, bumirma ka na eh. Huwag na sabihin ministerial, ministerial. My goodness. Arrest order, eh talagang magagawa na nakaraan ng marami. Well, the best is kung mag-comply lang po sila, pumunta siya dito, we'll ensure him that it will be fair, that his rights will be respected, that there will be no harm that will come to him. We can guarantee na he'll be safe in the Senate when he visits, and of course, respect his decisions and his answers. Kasi if he, of course, invokes his right to self-incrimination, we have to respect that also. Kasi meron na po siyang criminal case na ifinayal sa kanya ng DOJ. Ang masasabi ko yun po, at
kahapon sa caucus, pinag-usapan namin ito. Kung pumunta siya dito, we will give him the respect due any citizen of the country, at we'll respect also his rights as a invited person. Sir, ano lang? What would happen kung Kibuloy resist arrest? Ay, hindi ko na alam yun. Yes. Sir, procedure. Hindi ko na alam yun. Biglang gano'n na. Pag nag-resist ng arrest, edi syempre, alam na. Alam na natin lahat yun kung anong mangyayari. Pero alam nyo, mga kutsero, kailangan kasi ito gawin ng Senate. Bakit? At sinabi rin naman ni Mig Zubiri kanina. Kapag ano, pag pinayagan nyo to na makalampas, eh magkakaroon ng president ang Senate. Na kapag ikaw ay pinatawag, eh pwede kang hindi pumunta. Yun ang president. At yun ang iniiwasan mo. Ayaw mo magkaroon ng ganong klaseng president. Diba? Kaya tama lang yun na ipa-aresto nyo. Na dapat kapag nagpapahiring kayo, eh yung resource person nyo, eh binibigyan kayo ng oras at hindi kayo binabalahura at hindi kayo binabastos. Kasi alam nyo kung bakit nagkaganyan yung mga yan, yung mga DBS na yan. Kasi ganyan si Digong before. Ano bang ginawa ni Digong before nung presidente siya? Pag may Senate hearing, naglalabas siya ng order na huwag kayong pupunta ng Senate hearing. Diba? Siya yung nag-umpisa niyan. Yung mga tawag dito, yung mga cabinet members niya, ayaw niyang paatinin ng Senate hearing. Tapos ang i-excuse ng cabinet, eh sinabi ng presidente ko, hindi raw ako aatin. Diba? Ganun. Doon sila nagkaroon ng ganyang klaseng mindset kay Xi Digong. Kaya para sa kanila, ba't ako pupunta dyan? Eh, ganyan-ganto, ganyan-ganyan. Ang problema, hindi na presidente si Digong. Yan ang problema, hindi na presidente si Digong. Wala na kayo sa poder. Kaya nga nanginginig na kayo eh. Atalay natin ito. I would want to comment. Sir, so procedure. Just in case mga postulong siya. Yes, of course. We would always keep him protected. And I would suggest that if he is located and the arrest is done, that there should be a committee hearing as soon as possible time. Kahit naka-breaking session. Oo, wala. Meron naman tayong under our rules, pwede naman mag-hearing. Kahit naka-session, naka-break na po kami na ako ng session. Sir, na-bypass siya. Sir, paano? Yung bibigyan pa siya ng copy? O hindi na? Dahil sinainan mo na, ano na, okay na yun. Dahil sinainan mo na yung arrest order, hindi na siya kailangan bigyan ng copy. Hindi na siya kailangan bigyan ng copy. Kailangan siya bigyan. Kahit anong, parang warrant of arrest yan, bibigyan mo rin siya ng kopya para alam niya yung ano, para alam niya kung ba siya ina-aresto. Kailangan yun. That's part of due process. Hindi na yung kagaya nung show cause order na ano. Yeah, yun yung dadala sa kanya. Ay, sorry, sorry. Yan yung dadala sa kanya. Tapos pwede pa ba yung i-apela halimbawa? Tinong mo, parang kami lovers. Ito ng banyo kami, lahat sa kasubay. So, halimbawa, ano, halimbawa, meron pa bang, pwede pa ba yun na i-appeal ng colleague nyo? Pwede ba yun sa rules? Under rules, it's not, yun na yun. Under rules, it's up to the committee level lang. Wow. So, yun yung back-channeling, sino kinausap niyo? Eh, na hindi nagtagawa. Sino? Nangyada si Mig Zubiri. Nakakabay pa sa mga reporter. Sino yung nag-back-channel sa inyo? Secret? Grabe siya. Anyway. So, yun na nga. So, it is what it is. Wala na tayong magagawa dun. Wala na. That's it. Ang nakasulat sa arrest order is the sergeant at arms has 24 hours to enforce the arrest order. So, I'm pretty sure ngayong gabi eh naghahanda na yung legal team ni Kibuloy for that, for this. Most probably nag-iimpake na sila. Tapos malamang sa malamang, magfa-file sila ng petition for certiorari sa Supreme Court. Tapos, baka mag-request din sila ng prohibition or
tama. Certiorari, tapos prohibition. Ay, hindi, isa lang. Well, Rule 65 naman lahat yun eh. Prohibition, prohibition, certiorari. Most probably, hindi na sila kailangan ng TRO kung ganun. Or most probably, magti-TRO din sila. Injunction. Grabe, may special civil action sila. So, ganun. So, pero ano, kailangan muna nilang i-surrender si Kibuloy. Yun yung ano dyan. Kailangan kasi, mga kutsero, kung gusto nilang maging effective yung kanilang, ano, yung kanilang pagpe-petition for certiorari or prohibition or preliminary injunction or temporary restraining order or status quo ante order. Dami hingiin, no? Alam nyo, ang ayos-ayos ng batas talaga sa Pilipinas, promise. Kapag merong ginawang mali sa'yo ang tao, gobyerno, kahit sino, ang dami mong pwedeng i-remedy. Promise. Ang dami talaga. But anyway, bago nila magawa yon, kailangan may showing muna of good faith. So, ibig sabihin, si Kibuloy should have acted lawfully. So, kung naglabas na ng order, arrest order, eh, dapat, either, wag nang intayin ni Kibuloy na pumunta yung pulis sa anyang lugar. Si Kibuloy na mismo ang magpunta sa Senado. Siya na mismo magpunta sa Senado para may showing siya of good faith. Parang nangyari dun sa Farmally. Naalala niyo sa Farmally, di ba bago sila na cite in contempt, nagpunta agad sila. Nagpunta sila dun sa second hearing. Kaya sila yung nanalo dun sa kaso ng Farmally. Yung mga resource person, sila yung nanalo dun eh. So yun. So dapat mas maganda na sumuko na lang siya. Siya na 'yung magpunta ng Senado, siya na 'yung magpresent ng sarili niya, etc. Para kasi alam niyo, pag yung PNP pa nagpunta sa kanila, eh ready na ang PNP. Na ang mga pulis sa Davao upang asistihan ang Senate Sergeant at Arms sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo, sa ngayon ay wala pa namang nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa Senado ukol dito. Sinabi pa ni Delvo na mayroon din silang mga contingency measures sakaling sumugod ang mga supporter ni Kibuloy. Gayunman, payapaan nila isisilbi ang warrant of arrest si Kibuloy kahit na humarang ang mga supporter nito. Kami dito, we're just preparing also if ever yung warrant ay madala na dito sa Davao or transmitted to us, no, to PRO 11. And if the Sergeant at Arms of the Senate or the Congress, whoever the warrant is addressed to, no, kung sasama pa sila dito, we will assist them, we will see. But this is just a normal police process of serving a warrant. PRO 11 is ready to serve that. Oh, yun ang ibig kong sabihin. Huwag na niyang intayin na pumunta yung pulis sa kanila. Para merong showing of good faith. Kasi kung plano niyang dalhin to sa Supreme Court or sa RTC, eh ganun. Ganun ang gagawin niya. Para may showing ka of good faith. Ngayon, eh kung gusto niya magpahuli dun sa ano, kasi gagawa siya ng drama, eh bahala siya. Ganun siya. Diba? Kung gusto niya yun, di bahala siya. Pero kung gusto niya ng drama, gusto niya yung nagkakatulakan, tapos sasabihin niya, ang karapatan ko, sinisigilang karapatan ko, etc. Tingnan niyo, napaka-violente ng mga police. Discarding NPA. Kung gusto niya yung ganun, eh huwag na siyang pumunta. Hintayin niya yung police na sumundo. Ganun na lang yun. Tinan nyo sa chatroom, oh, sinasabi lahat to. Siguro pag nababasa to ng mga taga SMNA, mabubisit sa inyo yun. Sabi niya, manlaban ka, fuck you. Manlaban ka, dali. So, let's see, di ba? Pero kung magpe-petition sila for, kung may mga plano sila,
Kung yung plano sila na mga magpe-petition ng mga ganito, certiorari, or magka-file sila ng preliminary injunction or temporary restraining order or prohibition. Ayun. Kailangan may showing sila of good faith. Para ano? Para... Pero hindi ko sigurado. Iba takbo ng isip ni Kibulok eh. Akala nga niya, siya yung Diyos eh. So malay natin, hindi niya gawin yun. Ito pang isa. Ito pang isang matindi, guys. Ito, DOJ. Hindi na to Senado. Ito yung matindi. You get what you wish for, Kibulok. You get what you wish for. Ang sinabi kasi ni Kibulok, kasuhan nyo na lang ako. Kasuhan nyo ako sa korte. O, ayan na yung kaso mo sa korte. Ay, agoy. Ayan na yung kaso mo sa korte, Kibulok. Dininig ka ng totoong Diyos. Dininig ka ng totoong Diyos, Kibulok. Ayan, sinagot niya ang mga panalangin. Ano yung kinaso sa kanya? DOJ ang nag-file ng kaso. Siyempre, fiscal. Fiscal's office yan, siyempre. DOJ has alleged, has already filed a qualified human trafficking. Qualified human trafficking, guys. Oh. Unbailable to. Against Kingdom of Jesus Christ founder and leader, Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, no bail was recommended for his liberty. Baka, alam niyo, iniisip ko, baka sa PNP, ano pa ito mag-ano eh, sa karami pa ito magpa-detain eh, parang kay Dilima. Let's see. Di natin alam. Assistant Secretary Dominic Clavano confirmed Tuesday that the qualified human trafficking was filed Monday before a Pasig City Court. So, meron na siyang kaso sa Pasig. Isa. Qualified human trafficking. Grabe, no? Pero hindi lang yan, mga kotsero, no? Hindi lang po siya yung kinasuhan. Oh, meron pa. Si Jackie Lee W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada. Totoo mga pangalan ba ito? Totoo mga pangalan ba ito? Ba't Canada lahat? And Sylvia Camanes were also named in the charge sheet on both cases. Ayan. Ngayon, hindi lang po sa dito sa Pasig may kaso si Kibulok, no. Meron din siyang kaso sa Davao. Pero may bail, 180k for sexual assault and 80k for maltreatment. So the cases were filed in court after the DOJ granted the petition for review seeking a reversal of ito yung sa ano. Ito yung kinukuwento nung isang witness doon sa kay Risa Ontiveros. 'Di ba sabi niya nag-file daw siya ng kaso pero na-dismiss. Tapos pinagyayabang pa yan ni Kibuloy, sabi niya, na-dismiss ng ano ng korte yung isang yung ipinail sa aming cyber libel, etc. May cyber libel pa kaya tayo ni. Etc. Oh, na-dismiss yun ng korte. Korte daw na-dismiss. Eh, fiscal pala. Bakit? Eh, ito lang yung kaso na umabot. Eh. Hindi naman umabot sa korte. But anyway, so ayan. So may dalawa siyang kaso. The complainant was a former member of the Davao-based KJC group. Ay, grabe. Oh, ayan, no, 17 years old siya. Nung siya ay na-sexual assault. Pwede pang pumasok sa child abuse to. RA 7610. Ah, 7610 ba yun? Tama, parang 7610 nga yata. No. Pwede pa pumasok yan sa ano? Child abuse. 17 years old eh. Kasi ang age of majority sa Pilipinas is 18. So, pasok pa to sa child abuse. 17. The victim filed a petition for review before the Office of the Justice Secretary. Ito yun nung panahon pa ni Digong, pero inupuan nga nung panahon ni Digong. Ngayon lang natuloy. Tapos the DOJ will seek a transfer of the Davao case to Manila to avoid possible threats and intimidation in Davao. Oh, kasi pwede mangyari yun.
for the safety ng mga naghabla, mas maganda na nga nadalhin na lang sa Manila yung kaso. Mas maganda na nga, dali na lang sa Manila yung kaso. Pagsamahin na lang doon sa Pasig. Sa Pasig RTC. Para iisa lang yung venue. Change of venue lang naman 'yan, request lang 'yan eh. Change of venue. So let's see. Let's see, sana matuloy yung kaso, no. Hindi makikita natin si Kibulok na himas rehas. But alam niyo mga kochero, because of the prominence and the stature of Apollo Kibulok, eh feeling ko ano yan, medyo VIP ang magiging treatment sa kanya. So baka special yung kanyang detention center or detention area, parang kay ano nga, inisip ko baka ipasok din siya sa ano eh, sa detention center sa loob ng Krami, kung saan ang galing si ano, Laila De Lima. Baka doon. Kasi yun yung mga pang VIP eh. Mga pang senador, pang government officials, VIPs, yun, doon sila dinedetain. So, kung ano, kung lalabas na yung warrant of arrest niya from the court, eh yun, mas ano yun, mas mabigat yun. Mas mabigat yun. Yun, may kulong yun. See? Kibulok. Sinabi ko na yun noong nakaraan eh, kung humarap lang siya sa mga hearing na to, wala siyang problema. Wala siyang problema. Kaso hindi niya hinarap eh. Anong nangyari? O di yan, hahabulin siya. Pero yung sa ano, yung sa court, yung sa Senate, pwede pa siyang humingi ng remedy doon. May provisional remedy siya, pwede siyang mag-file ng, din nga, preliminary injunction or TRO, pwede siyang magpa-status quo ante order, pwede siyang mag-petition for certiorari sa Supreme Court. Pwede rin siyang, hindi, prohibition, pwede ba siyang mag-prohibition? Titignan ko ba yung libro ko? Wag na. May libro ko dito, dito yan eh. Civil procedure. Anyway, so yun. So, pwede ba siya? Well, pwede siguro mag-prohibition. Hindi justify lang niya. Nang kailangan may ano eh, kailangan yan merong grave abuse of there's a finding of a grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction. So yun. Pati sa certiorari ganun din. Grave abuse of discretion. Pero yun. Let's see. Hindi natin alam kung may implement tong warrant na to, ha, yung arrest order. Kasi, syempre, tignan nyo nga si Zulweta. Namatay na lang, hindi na aresto. Eh. Namatay na lang sa heart attack, hindi na aresto. Eh. Di ba? Nalaman na lang na siya si Zulweta nung patay na sa ospital. So, let's see. We don't know. We don't know how this will work. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata, di ba? Yan lang ang mangyayari dyan. Abangan natin bukas. Lalabas yan bukas. Pero kung ako si, ano, si Kibulok, yung ano, yung sa DOJ, edi, yung sa Senate, puntahan ko na lang. Hindi na ako mag-ano, wag nang mag-atubili. Diba? Give us something to, ano, to convince. Give us something convincing that will allow us to believe that you are really sincere and you know, wala ka talagang tinatago. Kasi ngayon, mukhang guilty siya eh. Mukhang guilty talaga, guys. Kahit saan mo paikutin, mukhang guilty talaga ngayon si Gibbs. So, wala. Yun ang mangyayari. Good luck na lang. Bukas. Mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-share ng ating mga videos. Paki-subscribe ang ating channel, Coach Jarrett Yan, sa YouTube. And paki-follow na tayo sa Facebook. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?